lahat. Si awit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sanda ibigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sanda ihigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Pinapunta ng Panginoon si Jeremias sa pintuan ng templo at ipinasabi ang ganito, Makinig kayo, mga taga-Huda, na nagkakatipon dito upang sumamba sa Panginoon. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Baguhin ninyo ang inyong pamumuhay at kayo'y papayagan niyang manatili rito. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing, Ito ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon. Hindi kayo maililigtas ng mga salitang iyan. Magbagong buhay na kayo. Maging makatarungan kayo sa isa't isa. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan, mga ulila at ang mga balo. Tigilan na ninyo ang pagpatay sa mga walang kasalanan sa pook na ito, sapagkat ito'y banal. Talikdan na ninyo ang mga diyos-diyosan, pagkat ito ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Kapag sinunod ninyo ito, mananatili kayo sa lupaing ito na ibinigay ko sa inyong mga ninuno upang maging tirahan ninyo magpakailanman. Bakit ninyo paniniwalaan ang mga salitang walang kabuluhan? Kayo'y nagnanakaw, pumapatay, nangangalunya,
nanunumpa sa di katotohanan, naghahain kay Baal, at sumasamba sa mga diyos-diyosang hindi ninyo nakikilala. Ang kinamumuhian ko'y siya ninyong ginagawa. Pagkatapos, pumaparito kayo sa aking templo at sinasabi ninyo, ligtas kami rito. Bakit ang aking bang templo'y taguan ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din. Habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Sa kababaan ng loob, dinggin ang salita ng Diyos upang kayo ay matumbos. Alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talighagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay tulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo.
Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Wag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa pagtatapos po ng linggong ito, tayo po muli ay inaanyayahan na mapagnilayan at suriin ang ating pong nagiging pamumuhay, yung ating pong mga ginagawa at mga bagay na dapat natin ginagawa pero hindi natin nagagawa. Dahil ito po, no, dito tayo huhusgahan, dito tayo hahatulan ng Panginoon. At balikan po natin ang mga mensahe ng pong Jesus Nazareno sa atin sa buong linggong ito. Nung Lunes, ang paalala po sa atin ng ibigay yung kwento tungkol sa mga humihingi ng palatandaan kay Kristo, yung patuloy na humihingi. Kasi yung obvious na nandiyan dyan na, nakikita na, pero hindi pa rin nila pinaniniwalaan. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanila, "Lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo." Na sa ganitong pagkilos na ginawa ni Jesus, hindi natin kinakailangan kumagat sa pain. No, baka kasi pain na yung i-please mo yung tao, no, yung gawin mo kung ano yung sinasabi nila hanggang sa hindi mo na namamalayan kung ano ang ini-expect sa iyo ng tao, yun yung pinagsisikapan mong gawin at hindi na yung kalooban ng Panginoon. Kaya sabi nung Tuesday, no, sabi ng ating Ebanghelyo, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ay siya kong ina at mga kapatid. Tingnan natin, no? Baka kasi hindi natin namamalayan nga, no? Na imbis na yung Panginoon, yung nakafocus tayo sa kanyang mga salita, baka yung mga salita na ng tao ang pinagtutuunan natin ng pansin. Kaya't yung pinagkadiin-diinan ni Jesus nung Miyerkules, ang may pandinig ay makinig. Dahil kahit kailan, kung tama ang ating pinakikinggan at talagang nakikinig tayo, hindi tayo mapapahamak. Malalaman natin kung sino ang dapat nating sinusundan. At nung Webes, ang sabi naman sa atin, "Mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tenga." So, kaya nga isang grasya, no, na dapat nating hingin sa Diyos ay yung talagang makita natin ng malinaw ang ating paligid, no, marinig natin ng malinaw ang mga sinasabi sa atin. At kahapon, sa pagdiriwang ng kapisahan ni Santa Maria Magdalena, yung tayo rin nawa ay makapagpahayag, no? Kung anong nakita natin, anong narinig natin, maipahayag din natin na nakita ko ang Panginoon. Sana sa pagsisimba natin, talagang nakikita natin ang poong Jesus Nazareno.
nakikita na ito yung pinananampalatayanan natin, na kahit na tayo po ay nabibigo, kahit na tayo ay nasasaktan, ay mananatili tayong tapat sa ating pananampalataya at ang hamon na gawin ang ating misyong ipahayag ang ating pong nakita. Dahil no, sabi ko nga kanina, pagdating ng araw, titipunin muna ang mga damo at pagbibigkis-bigkisin saka itatapon sa apoy. Pero yung mga nanatiling tapat, hanggang sa wakas, titipunin sa kamalig doon sa kanyang kaharian, doon sa langit. So, maganda na sa pagtatapos natin ng linggong ito, no, talagang masuri natin, ano na nga ba ang nangyayari? Tayo ba ay nagmamature sa ating pananampalataya? Dahil sabi nga po dito sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias, hindi tayo maliligtas nang pupunta lang tayo ng simbahan. Hindi automatic. Hindi yung attendance na, oh, everyday present ako, nasa templo ako, Panginoon. Pero kung wala namang nababago sa pamumuhay natin, nakikiisa tayo sa pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi tayo maliligtas. Pero siyempre, wala sa atin ang kahatulan dahil nga ito ay gawain ng Diyos. Pero siyempre, hinahangad natin na at ang hangad din ng Poong Nazareno, hindi sa apoy tayo itapon, kundi tayo po ay makarating sa langit. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bilang marurupok at mahihinang tao, iniluluhog natin sa ating Amang nasa langit ang ating mga kahilingan dahil sa kanyang habag at pag-ibig. Hinangad niya na maligtas tayo at makarating sa karunungan ng katotohanan. Ang ating pong itutugon, Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga pinuno ng simbahan naway laging gumawa para sa kabutihan ng mga kaluluwa, lalo na ng mga mahihirap at mga hindi pinalad. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga pinagkatiwalaang magdala ng katarungan naway maging patas sa kanilang paghuhusga, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Bilang komunidad, naway makilala natin ang kabutihan sa bawat isa kaysa magtuligsaan dahil sa kahinaan ng ating kapwa, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makatagpo ng kasiyahan sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos sa kanila, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga namayapa naway, makinabang sa ani ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito.
Ang lahat ng ito'y inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Naalak at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin naging dulot na tayo'y may maihain sa pag. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis
na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Paghalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Stay with me.
Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you. In this night of exile, stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me. In this night of exile, stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Baspasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati